Treasure Hunting Weekend, mga katiyats. Narito kami ngayon sa isang creek at meron tayong hinahanap dito mga signs ng treasure enclosed in the rock. Ito ang pinagamadaling hanapin na treasures, ang mga treasures na nilagay or tinatawag na sucker deposits, nilagay sa loob ng chamber ng mga malalaking bato. Ito ay mga small stash or mga small deposit na tinakpan lamang ng mga bato or ang chamber ay pinapatch ang butas ng simento. Kaya itong unang yan, yung pasukin ko ngayon ay isang kuweba yan na maliit. At sa panahon daw ng giyera ay medyo ano daw yan, may kahabaan daw ang kuweba na yan. Pinapasok daw yan ng mga matatanda noon. Ngayon ay sarado na siya kasi nag-bar down or bumabagsak na yung lupa niya. Kaya habang pwede pang pasukin yung kanyang bukana ay try natin pag-detect. Karamihan ng treasure sa ganyang mga maliliit na cave ay nasa entrance lamang. Yan. Karamihan ay 3 meters galing sa entrance. Palabas, hindi ipapasok. So nasa labas lamang ang treasure kapag mga cave na ganyan na maliliit. Kapag bukas ang cave, ibig sabihin wala sa loob ang item. Ang item ay nasa labas. Ang cave ay isang marker lamang. Pero kung ang na-discover nyo na cave ay sarado, may bato na harang, ibig sabihin yan, nasa loob pa ang item. Kasi nilagyan nila ng barikada or seal ang entrance. So yan lang ang dapat tandaan sa mga kuweba. Kapag bukas, nasa labas ang item. Nasa 3 meters palabas at pinakamalaking tsansa ay nasa bandang kaliwa ng cave. Kaliwa kasi ang parang standard ng Hapon. Kapag mga direksyon, yung kaliwa ang kanilang prepared na side. Okay, so tapos ko nang na-detect ang kisame ng cave, ang dingding, tsaka yung ground niya. Kasi kung nasa dingding o kisame lang nilalagay ay mababaw lang talaga yan. Kasi binubutas lang yung bato at nilalagay yung small deposit. Karamihan ng small deposit inside the rock or enclosed in the rocks are jewelries. Mga jewelries lang, hindi gold bars. Kasi hindi pa yan natunaw. Ang mga gold bars ay mga tinunaw yun na jewelries na para sa emperor kaya tinunaw. At nagiging gold bars na hindi pa tinatawag na fine. Hindi pa 99.99. So ito, kami ngayon ay meron pa daw silang nakita sa itaas. At sa itaas nito ay merong source of water. Itong dumadaloy ay galing pala sa waterfalls na napakalapad ng bato na dinadaluyan ng tubig, kaya nga ang gandang tingnan ng waterfalls. At yan ang ating titingnan ngayon. At sa dulo ng video ito ay merong mga tips paano hanapin ng treasure in the waterfalls na hindi gumagamit ng any detector or scanners. Okay, so ito na yung waterfalls. Napakaganda. Parang pang turista, oh. Maganda, yan lang talaga ang advantage ng pag-treasure hunt. Ang makakita ka ng magagandang ganyan, nature. At very relaxing yung tunog ng tubig. Okay, hang on mga katiyats. Kami ay aakyat dito sa itaas ng falls na ito para matingnan kung anong meron sa itaas.
At sa mga bago pa lamang na nag-treasure hunt at wala pang gaanong karanasan, well, ito ang aking paraan at tips sa paghanap ng treasures in the waterfalls. Una dyan ay ang pinaka-common, which is itong binabagsakan mismo ng tubig. Okay? Merong disenyo ang mga hapon na itatago nila dito sa binabagsakan ng tubig. Gumagawa sila diyan ng tunnel papasok doon sa ilalim nito, itong malaking bato. Yan ang una diyan. At kung i-drawing natin yan, okay, drawing natin ng side view. Halimbawa, ito yung waterfalls at dito bumabagsak yung tubig. Ito. So, ang ginagawa dyan ng hapon ay tinanggal mo na nila yung tubig na dumadaloy. Ibig sabihin ay nilagyan nila ng ibang daanan ang waterfalls. Ang tubig ay hindi na dumadaloy dito nang gumawa sila ng hukay sa binabagsakan ng tubig sa banda rito. So kung wala ng tubig, magagawa na sila ng ito na yan. So ito yung entrance, ang hukay sila dyan, and then drift, and then una ay vertical muna ito, and then drift papuntang ilalim niyan ng malaking bato, at dito nila tinatago ang kayamanan. And then pagkatapos na yan na ginawa ay tatakpan muli nila ito ng bato, ang tunnel nila. At itong dito ay pinabayaan nila yan, hindi yan nilalagyan ng lupa kasi kung mag-recover sila ay mahirapan sila, kaya malapad na bato ang pinakip dito sa entrance, mga boulder yan na malalapad. So yan ang pinakamahirap i-retrieve na item nitong nasa binabagsakan ng tubig, kasi gumagawa pa sila ng tunnel na papasok. At mahukay lamang natin yan kung ma-detour natin ang tubig sa ibang daanan. Kapag natuyo na ito, itong banda rito, pwede na tayong maghukay dyan at hanapin nyo yung malalapad na bato na pwedeng takip sa entrance. Okay, so pangalawang paraan paghanap ay sa ibabaw. Maghanap lang doon ng malaking bato, pwedeng bilog na bato, or pwedeng square na bato ang nasa itaas. At kapag malaki ay pwedeng nasa loob ng bato ang item. Yan ay doon sa itaas nitong waterfalls. Okay, at ang pangatlong paghanap niyan ay dito sa mga dingding ng falls. Hanap kayo diyan ng kakaibang texture. Halimbawa ito, kakaibang texture ang bato dyan, parang simento yan. Pwedeng yan ay patch lamang na simento, pwedeng sa portion dito or ito ay may patch na simento na nilulumot na at hindi na mahahalata. Kaya ang tanging gawin dyan ay pukpuk system ng martilyo. Martilyohin nyo ang mga kahinahinalang diyan parte ng dingding nitong waterfalls. Minsan sinuksok lang yan diyan, at kapag ganyan na sinuksok, ibig sabihin small item, sucker deposit mga nilalagay diyan. Maraming ganyan, hindi lang natin nakikita. Hindi nakikita kasi nilulumot na sa tagal ng panahon. Kaya tanging martilyo lamang ang paraan dyan, at kapag natamaan nyo sa pagpukpok ay mabubutas yan dahil ang kapal ng patch ay nasa 2 to 3 inches lamang. 2 to 3 inches ang kapal ng mga patch na simento, kaya kung matamaan ng patch, mabubutas
at makikita nyo yung small chamber. Okay, so yan ang ating tatlong paraan sa paghanap ng treasure sa waterfalls. At dahil napakahaba ng videong ito, kaya I decided to make it 2 chapter. Meron tayong dalawang o pangalawang chapter nito at ating abangan kasi meron kaming nakitang magandang marker dyan sa itaas niyan. Hanggang sa muli mga katiyats, maraming salamat. God bless you at ingat kayong lahat.